what every Christian should know about Bible study. May anim na bagay ako na gustong ibahagi sa inyo kung anong dapat natin i-consider kung sakaling tawagin tayo ng Panginoon na mag-conduct, mag-facilitate ng Bible study. Maraming tawag dito. May cell group, may life group, may small group, pero lahat ng ito ay Bible study group kung saan inaaral ang salita ng Diyos. Number one, dapat Jesus focus ang Bible study natin. Number two, dapat you must decrease, he must increase. Number three, you need to disciple your attendees. Number four, you need to create a safe environment for them. Number five, practical applications dapat ay makita after ng Bible study. Number six, ang main goal natin sa lahat ng to is to glorify God. Game ka na ba? Let's start with being Jesus-focused. Dapat daw, ang focus ng tema, pag-aaral, tinuturo, lahat ng gagawin sa ating Bible study ay si Jesus. Alam niyo ba na para mabuo yung 66 parts ng Bible, no? Eh, lahat ng ito, para makonsider yung letter, yung books, yung gospel, lahat ng ito dapat daw pertaining, pointing kay Jesus Christ. So, ganun din ang Bible study natin. Dapat si Jesus ang focus. Hindi santo, hindi tao, hindi ikaw, hindi yung achievements mo, kundi si Jesus. Hindi yung kwentong barbero. It's all about Jesus. Ang goal natin is to lift up the name of Jesus Christ. So, hindi ka lang magtuturo kung saan ka ganado, kung saan ka masaya, kung saan kumikiliti ng tenga ng mga nakikinig mo. Dapat ituro mo lahat. Kung nagturo ka ng heaven, ituro mo yung hell. Kung nagturo ka ng masaya, ituro mo yung lungkot. Kung nagturo ka ng prosperity, ituro mo yung salvation. So, kung nagturo ka ng Genesis, ituro mo yung Revelation. Kung nagturo ka ng Old Testament, ay ituro mo yung New Testament. So, kailangan cover to cover na Jesus focus. Ayos ba? Number two, dapat daw, you decrease, he increase. Anong ibig sabihin nito? Katol, ang ganda nitong prinsipyo about humility. Importante na ang itinuturo natin sa Biblia ay hindi patungkol sa atin. Hindi patungkol sa achievements natin. Hindi patungkol sa kwentong malungkot ng buhay natin. Hindi patungkol sa anak natin. Hindi patungkol sa trabaho natin. Dapat tayo nag-decrease. Hindi na nga importante kung sino yung nagtuturo. Ang importante, sino yung itinuturo. He must increase. Dapat ang pangalan niya ang nangingibabaw. Dapat ang pangalan niya ang natatandaan. Kaya nga, hindi na importante kung magla-like, magsa-subscribe, mag-hit ng notification bell. Hindi naman ang goal dito ay para sumikat ka. Hindi naman ang goal dito para yumaman ka. Ang goal natin ay maipalaganap ang salita ng Diyos para maiangat at mag-glorify ang pangalan ni Kristo. Number three, dapat daw, you need to disciple your attendees. Usually, pag uma-attend sa isang Bible study, hindi pa kilala ang Diyos, we evangelize them. Pero after nun, we need to go through the process ng discipleship na kung saan natin sila in-equip para lumaka sila, lumago sila, at someday makapagturo din sila, makapag-disciple din sila. At dumami ng dumami yung mga kaluluwa na makakilala sa Diyos para ma-achieve natin yung tinatawag na Great Commission. Ayos ba mga tal? Number four, we need to create a safe environment for everybody. Nako mga tol, hindi ito ang panahon kung saan tayo mangungutang sa ating mga attendees. Huwag din tayo magtatayo ng multi-level marketing scheme kung saan tayong upline at tayo ay yayaman. Hindi ito ang panahon kung saan natin sila i-chismis
At since narinig natin yung kwento nila, ay pag-uusapan natin at gagawin natin pulutan doon sa kwentong barbero sa kapitbahay. Hindi ito ang place kung saan natin ginagawa iyon. Lahat ng tao pupunta sa isang lugar na sa palagay niya, eh, safe siya, di ba? So, ganun din. Dapat mag-create ka ng safe environment doon sa Bible study group ninyo. So, dapat excited yung a-attend sa'yo na nilook forward niya yung day na kung saan-saan kayo magkikita. Kasi, alam niya, safe yung environment na na-create mo para sa kanya. At doon, matututo siya ng salita ng Diyos. Number 5, dapat may practical applications lahat na natutunan ng mga tao. Dapat kaya nilang sabihin na itong verse na to, sa buhay ko, ganito ko i-apply. Okay? Hindi yung pa-mystery effect. Pag-uwi nila, ano nga ba yung pinag-usapan namin? O nag-memory verse lang kami. O yung teacher namin, yung English na verse, tinagalog niya lang. Alam nyo, importante na maintindihan natin ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay, our God is a practical God. So dapat, practical din yung aplikasyon natin sa buhay natin. Lahat ng matututunan natin sa Bible study. At ang pinaka-importante sa lahat, ang main goal natin is to glorify God. Ang goal natin is maiangat ang pangalan ni Kristo. Alam nyo, kung mag-a-apply ka ng trabaho, dapat ang i-consider mo kung paano sasalihan mo. Ang goal nila is to glorify God. Kung maghahanap ka ng asawa, ang goal niya dapat para i-consider mo, to glorify God. Lalong-lalo na sa Bible study. Importante ang goal mo is to glorify God, not to glorify yourself, or to glorify a situation, or to glorify a group. It's to glorify God. Sa lahat ng gagawin mo sa pang-araw-araw, importante rin na nakatuon sa prinsipyo na you will glorify God. So, sana kahit papaano, meron kayong natutunan sa pinag-usapan natin. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay ninyo para ma-reveal ng Panginoon yung sarili niya sa buhay niyo. So, hanggang sa muli siguro, kita-kits tayo mga tol. At sabi nga, keep on reading the word. Tumago kayo sa Panginoon. Maraming salamat po. Kita-kits. Bye-bye. Let's give the best clap offering to God who deserves all the praise and all the glory. God bless you.